Sa video na ito, i-share ko sa inyo ang 5 tips and advice how to grow your YouTube channel from 0 views and 0 subscribers. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga videos tutorial, video tips, nang sa ganun ay may share po ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga videos tutorial ako guys, how to make thumbnail, how to make YouTube banner, at saan ba kukuha ng mga music na hindi kayo makaka-copyright. At marami pang iba guys na chop na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Kung gusto nyo pala mag-shoutout sa susunod na vlog ko, sagutin nyo lang ang tanong na to at i-comment nyo lang sa baba ang mga sagot nyo. Our topic for today guys, i-share ko sa inyo ang 5 tips and advice how to grow your YouTube channel from 0 views and 0 subscribers. Tips number 1, halo-halong video content. Napakahalaga guys para lumago or mag-grow ang inyong YouTube channel ay magkaroon kayo ng sariling niche. Mag-focus kayo guys sa mga video content na i-upload nyo sa inyong mga YouTube channel. Kasi guys, kapag halo-halo yung inyong mga ina-upload sa inyong YouTube channel, malilito ang inyong mga viewers kung magsasubscribe ba sila sa inyong YouTube channel. Halimbawa nito guys, today nag-upload ka ng cooking vlog, how to cook adobo, or then tomorrow nag-upload ka ng makeup tutorial, the next day nag-upload ka ng travel vlog, at yung travel vlog mo na in-upload sa inyong YouTube channel is nag-trending at nagkaroon siya ng 300k views at nagkaroon ka na 20k subscribers sa video mo na travel vlog. At after 1 week, nag-upload ka uli ng makeup tutorial or cooking vlog. Do you think na yung 20 subscribers mo na nag-subscribe doon sa nag-trending mong video na travel vlog is manunood sila ng inyong mga videos, content na cooking vlog or makeup tutorial? Dahil hindi naman talaga dahilan na nag-subscribe sila sa inyo dahil doon sa inyong cooking vlog or makeup tutorial, nag-subscribe sila sa inyo guys dahil hindi naman dahilan na ang makeup tutorial mo at ang cooking vlog mo na nag-subscribe sila sa inyo kundi yung inyong travel vlog. Kaya may posibilidad guys na yung mga subscribers nyo na 20,000 subscribers na nakuha nyo doon sa travel vlog mo is manonood ng mga content na in-upload nyo na cooking vlog at makeup tutorial dahil hindi yun ang dahilan kung bakit sila nag-subscribe sa inyo. Kaya napakahalaga guys na magkaroon kayo ng sariling niche at hindi halo-halo yung in-upload nyo sa inyong YouTube channel. Tips number 2, mahalaga na alam nyo ang inyong target audience. Mahalaga guys na alam nyo ang inyong mga target audience, halimbawa nito is yung mga subscribers nyo na interesado sa mga video content na ina-upload mo dahil manunood at manunood talaga yan ng inyong mga video. Balik tayo uli dito guys sa niche. Napakahalaga guys na magkaroon kayo ng sariling niche para yung mga audience nyo is manatili sa inyo dahil doon nila nakita yung mga hinahanap nilang video content sa inyong YouTube channel. Kaya nag-subscribe sila sa iyong channel dahil satisfied sila sa mga content na sinishare mo sa kanila. Kaya dapat guys, alam nyo ang inyong target audience. Tips number 3, dapat yung mga thumbnail nyo is clickable.
Napakahalaga guys na pagtuunan nyo ng pansin ng inyong mga YouTube thumbnail at huwag kayong tamarin sa paggawa ng inyong mga YouTube thumbnail dahil ito ay napakahalaga sa inyong mga videos para mapapaklik ang inyong mga viewers. Kasi kapag lumabas sa suggested videos or sa recommended page ang inyong mga videos, kapag hindi attractive ang inyong mga YouTube thumbnail ay walang magkiklik. Kasi guys, may mga viewers na hindi sila tumitingin sa video title nyo, kundi tumitingin sila sa YouTube thumbnail. At kapag hindi clickable or hindi eye-catching ang inyong mga YouTube thumbnail, is walang magkiklik ng mga video na ina-upload nyo. Kasi guys, imagine every day, million and thousands video creators ang mga nag-upload sa YouTube na magagaling. Kaya kapag hindi eye-catching ang inyong mga thumbnail, is wala talagang magkiklik sa inyong mga video. Kaya guys, isa sa mga dahilan kung bakit walang nanonood ng mga videos nyo dahil hindi eye-catching ang inyong mga YouTube thumbnail. Kaya dapat pag-aralan nyo, mag-experiment kayo, mag-explore kayo kung paano ba gumawa at mapaganda ang inyong mga YouTube thumbnail. Tips number 4, iwasan ang masyadong mahabang intro. Dati gawain ko rin to, umaabot ng 1 to 2 minutes ang aking intro. At napapansin ko na hindi interesado ang mga viewers ng mahabang intro kasi gusto nila direct to the point. At nakikita ko yan sa aking audience retention. Kasi guys, kapag masyadong mahaba yung mga intro nyo, is mabuboard ang mga viewers nyo at magki-click out sila at maapektuhan yung inyong audience retention. Na napakahalaga guys kapag mataas yung inyong audience retention para may posibilidad na ma-recommend ni YouTube ang inyong mga videos sa recommended page, sa suggested videos. Dahil kapag mababa ang inyong audience retention, ayaw yan ni YouTube kasi may posibilidad yan guys na hindi na ma-recommend ang inyong mga YouTube videos sa recommended page, suggested videos, or sa other YouTube features. Halimbawa, ang length ng video mo is 13 minutes. Tapos, nagstay lang yung mga viewers mo sa yung video content ng 1 or 2 minutes. At madidetect yan ni YouTube algorithm na ayaw manood ng mga viewers sa inyong video. At yan ang mga dahilan kung bakit hindi nag-grow ang inyong YouTube channel. Kaya guys, i-check nyo sa inyong audience retention kung saan ba umaalis at kung saan interesado nagstay ang inyong mga audience para malaman nyo kung ano ba yung dapat nyong baguhin kapag gagawa kayo ng mga videos nyo. Number 5, the last one, be consistent. Maraming mga YouTubers, mga content creators ang nagigive up dahil kapag nag-upload sila ng mga YouTube videos, is walang nanonood, no views, walang comment. I know guys, kasi pinagdaanan ko rin yan. Minsan nawawalan din ako ng pag-asa at gusto ko nang mag-give up sa pag-upload ng mga videos. Dahil syempre, nagpupuya tayo sa pag-i-edit ng ating mga videos, sa paggawa ng content, at pag na-upload na natin to is walang views, walang comment. Diba nakakawala ng gana, nakaka-stress, nakaka-frustrate. Pero guys, ang tagumpay is kailangan muna tayong maghirap. Pero guys, isipin nyo at lagi nyong tandaan na ang tagumpay ay dapat paghirapan, hindi yung pupunta ka kaagad sa taas, hindi ka nadadaan sa hagdanan, step by step, at mararating mo yung tagumpay. Basta mag-focus lang kayo, i-enjoy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo, always be positive and be happy. Mag-upload kayo ng video once a week, makatulong sa paglago ng inyong YouTube channel. Mag-upload kayo ng twice a week,
malaking tulong sa pag-alago ng inyong YouTube channel. How about every day? Pero guys, hindi ko sinasabi na every day mag-upload kayo ng mga videos sa inyong YouTube channel. Pero being consistent is a big help para sa paglago ng inyong mga YouTube channel. Pero guys, huwag lang kayo mag-upload ng upload. Basta mag-upload, dapat mag-upload din kayo ng mga quality content. Sana guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito. At kung meron kayong question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba. At pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time. Ang topic natin for today guys ay i-share ko sa inyo ang 11 kamalian ng mga small YouTubers at kung paano ba ito maiwasan. Hiya pa kayo guys humarap sa camera or maggawa ng video na nakaharap kayo sa mga viewers nyo. Mag-practice lang kayo guys na mag-practice every day. Kasi ako dati guys, kahit panoorin nyo pa yung mga old videos ko is medyo mahihain pa talaga ako sa harap ng camera. At kasi ako dati guys, mahihain din ako at hindi ko rin kayang gumawa ng video na nakaharap sa camera sa viewers ko. Pero guys, practice lang kayo ng practice. At kahit panoorin nyo pa guys yung mga old videos ko, mas hindi ko pa malaking tulong guys na kausapin mo yung sarili mo. Kasi guys, kapag wala kayong sariling niche, malilito yung mga viewers, kung ano ba talaga ang laman ng channel nyo. Araw-araw nag-upload ka or every week nag-upload ka ng iba-ibang mga content, kaya iwasan nyo yan guys. As dapat maiisip nyo na kung ano yung inyong niche sa inyong mga YouTube channel, kung cooking vlog ba or travel vlog or tutorial at marami pang iba, at hindi yung halo-halo na guys, kasi malilito yung mga viewers nyo at paano sila mag-subscribe sa'yo dahil nalilito sila. At yung halimbawa gusto nila ng cooking vlog or cooking tutorial, naghanap sila sa channel mo at may gusto pa silang hanapin kung ano ba yung gusto nilang